What's up mga kaagre? So, kumusta kayong lahat? Welcome back na naman sa ating YouTube mga kaagre. So, pagkatapos na natin maglinis mga kaagre. So, yung ating gagawin ngayon mga kaagre is yung isa nating unahin ay hindi na talaga mapakali mga kaagre. Naglalandi na talaga siya. So, magpapakasta na talaga siya. So, ayun. Halos naghahanap na talaga ng ano mga kagre ng barako mga kagre. So, yung ating barako is tulog na mga kagre. Tulog na siya. Pero gisingin natin yan. Nag-aantay na lang. Kasi nag-aantay lang yan. Kasi alam niya naman na may kakastahan siya ngayon. So, subukan natin mga kaagre. Papakasta natin ngayon. At mamaya ay may mga konting tips na naman ako na ibibigay sa inyo mga kaagre about sa kung paano madali yung pagpakasta ng isang inahin bago siya walayan ng mga baby. So, tune in lang tayo mga kaagre. At susubukan natin na palabasin yung ating barako at ipapakasta. So, yun mga kagre, oh, kitang-kita nyo. Yung ibang mga inahin dito is tulog na. Siya ay hindi mapakali mga kagre. Oh. Tingnan nyo mga kagre. So, hindi siya mapakali. Naghahanap na talaga ng magkakasta sa kanya. So, subukan natin mga kagre. Ipapakita ko sa inyo yung pagpakasta niya mga kagre. So, tune in mga kagre. So, ayan mga kagre. Kita nyo. Parang unti-unti niyang hindi namamaga yung kanyang yung kanyang ari. So, sabihin niya, patapos na yung kanyang hit mga kaagre. So, pero ngayong araw pangatlong araw niya pa lang mga kaagre. Pero ito, okay na to. Magpapakasta na to. So, ngayon, buksan muna natin yung kanyang pinto dito mga kaagre. At may harang dyan na kawayan mga kaagre para hindi siya makalabas. Hindi siya maka-atras mga kagre. So, subukan natin yung ating barako doon. Na kukunin. Ayun na. Dito lang. Dito. Ayun. At yun nga mga kaagre, tapos na tayong magpakasta. So, success ang ating ginawa mga kaagre. Pero hindi ko na pinakita kasi nga ay bawal tayo magpakita sa YouTube ng mga ganyang masisila na video mga kaagre. So, para malaman nyo mga kaagre, ito yung ating evidence. Yun mga kagre, may mga semen sa sahig na mga sobra-sobra siguro mga semen mga kagre. So yun nga mga kagre, konting tips mula sa ating pagwawalay at hanggang sa pagpakasta ng ating inahin na ino condition. So yung ginagawa ko dito mga kagre ay before ako magwalay mga kagre, hindi ko na pinapakain yung aking inahin isang araw. So, pag kinabukasan ko na pinapakain, tapos sasabayan ko ng pagpurga mga kagre. So, pagkatapos ko magpurga mga kagre, magbabitamins na ako niyan mga kagre. So, ina-applyan ko na ng vitamins.
kinabukasan mga kagre. So yan yung aking ginagawa sa pagkondisyon sa aking inahin mga kagre. Tapos sinasabayan ko ng sisikal yung kanyang pagkain. So isa hanggang pitong araw mga kagre, hanggang dyan lang yung limit ng ating ano, ng ating inahin. Magpapakasta na yan ulit mga kagre. So malaking tulong o malaking bagay din yung ating mga napapanood, hindi lang sa ating experience, kundi kailangan din natin mag-document sa ibang mga bagay para natin, para naman ay may malaman tayo na ibang experience sa kanila. So ito mga kagre, kakatapos na niya lang magpakasta. So hindi ko muna mamaya papakainin, isang araw din hindi papakainin. Tiisin, ipapatiis nila natin sa kanya na hindi makakain sa isang araw. So mamaya papaulitan natin ito mamaya, mamayang hapon sa pagkatapos kumain naman ng ating mga ano dito, mga alaga dito mga kagre. So uulitin natin yung pagpakasta sa kanya. So sabi nila mga kagre, may plus 2 na bake daw yan pag pinaulitan mo ng kasta pagkahapon. So subukan natin mamaya mga kagre, kasi ako pag nagpakasta ako dito mga kagre ay isang bisis lang mga kagre. Pero solid naman yun mga kagre, kasi nga ang tagal makatapos ng barako sa pagkasta sa kanya. So sa ngayon nga mga kaagre, inurasan ko talaga mga kaagre kung ilang minuto ba. So inurasan ko yung oras niya is 30 minutes talaga mga kaagre. So ang tagal, nagre-reklamo na nga yung ating inahin kasi mabigat siguro yung masyadong mabigat yung ating barako para sa kanya. Kasi nga hindi naman kalakihan itong ating barako mga ating inahin mga kadre. So yun nga lang. So yun, hinila ko na lang para hindi na sa papatong kaagad, kasi nga parang papatong sa sampa pa talaga yung aking barako mga kadre. So pinigilan ko na kasi nga na nagre-reklamo na yung ating inahin. So mamayang hapon mga kagre, uulitin ko na naman sa pagpakasta sa kanya para sayang din yung biik mga kagre, plus 2 din sabi nila, pero subukan natin para ma-experience natin mga kagre. So ito yung aking mga inahin mga kagre, malalapit na rin ito mga anak, itong brown natin. Kaya itong kadulo natin yung puti. Ito. So, sa susunod na buwan, mga kagre, manganganak na rin yan. So, hanggang dito na lang, mga kagre, yung aking pagbibigay hatid sa inyo ng mga kunting tips tungkol sa ating pag-aalaga ng baboy. So, kung hindi pa kayo nakipag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Wala pong bayad yan, mga kagre. At i-hit na rin yung bell notification. Roldan Agri-PH. So, yun, mga kagre. Hanggang sa muli at maraming salamat po. God bless. Yeah.